Hapon na na makauwi kami sa bahay. Nag-movie marathon kaya tayo ngayon, Cassandra. What do you think? Lumawak ang ngiti ko. Magandang ideya yan, Chloe. Dali! Excited pang sambit ko. Sabay kami nagpunta ni Chloe sa entertainment room, dalang iilang pagkain. Anong gusto mong movie? Pili ka dito, Cassandra. Nilahad niya sa akin ang ilang tape. Napatigil ako na biglang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan kaming dalawa. Ma'am Juliet, Ma'am Chloe! Napatayot, nagkatinginan kami ni Chloe. Ako na nagboluntarang buksan ng pinto. Sumalubong sa akin ang isang katulong at talatang takot na takot na siyang pinagtaka ko. May nagahanap po sa inyo sa labas. Mukhang galit po. Tumango naman ako sa sinabi nito. May pumasok sa isip ko na po pwedeng sumugod dito, pero hindi naman siguro tamang nasa isip ko. Si Chloe nakasunod din sa likod ko habang pababa kami ng hagdan. Sino kayang bisita at takot na takot si Yaya? Maging si Chloe nagtataka rin. Nang makababa kami, nagulat ako sa lalaking printing na kaupo sa sofa. Kahit nakatalikod to sa amin, kilala ko ang built ng katawan. Si Charles ba yan? Gulat na tanong ni Chloe. I think so. Tugon ko at napatigil ako sa paghakbang nang hawakan ako ni Chloe sa braso. Mag-iingat ka, okay? Hindi na ako lalapit pa sa kanya. Mas maganda siguro kung mag-uusap kayo. Sambit ni Chloe at muling bumalik sa pag-akit sa hagdan. Napabuntong hininga naman ako. Charles, anong ginagawa mo rito? Let's go home. Napatanga ako sa narinig mula sa kanya. Talaga bang pinapauwi niya ako? Ano na naman ba to, Charles? Ilang oras pa lang akong wala sa bahay pero eto ka na naman. Hindi ko na naitago ang pagkainis sa boses ko. Hindi pa ako nakapag-file ng annulment kaya hindi ako uwi sa bahay. Umalis ka na, Charles, bago pa dumating si Daddy? Taboy ko rito at saka marahang tinulak ang braso niya sa direksyon ng pintuan. Pero para itong estatwa dahil hindi mo lang ito nakagalaw sa kanyang pwesto. Timbagang itong napatingala. Dahil sa taas, saka namewang na parabang ang laki ng problema niya. Pwede ba, Juliet? Kahit ngayong araw lang, huwag muna tayong mag-away. Sambit nito. Namamangha akong napatingin sa kanya. Wow, as in wow. Ikaw pa talaga ang nagsabi niyan, ha? Ikaw itong pumunta rito para ano? Ipamukha na naman sa akin na isa kang malandi? Singhal ko sa kanya. Napapikit siya na mariin na parabang nagtitimpi. Sa bahay na tayo mag-usap. Let's go. Inawakan niya ang braso ko pero mabilis ko yung iwinaksi. Hindi mo ba naririnig ang sinabi ko? Hindi ako uwi sa bahay nang di tayo naaanal. Nagtaas ba ang dibdib ko dahil sa hingal at sa malakas sa pagkakalampag ng puso ko? Pinasadahan niya ng kanyang kamay ang buhok na parabang namumorwisyo na talaga siya sa akin. Pwes, the feeling is mutual. Namumorwisyo na rin ako. Hindi ka natinag sa matinong usapan? Sinampay niya ako sa kanyang balikat na parabang isang sako kaya't mas lalo ko nagwala. You jerk! Let me go! Charles, ibaba mo sabi ako! Pero para nagkakipag-usap lang ako sa hangin, nalula itong imik na naglalakad palabas ng gate. Nasa labas nakaparada ang kanyang kotse kaya't sigurado doon niya ako dadalhin. Binuksan niya ang pinto ng passenger seat saka inihagis doon. Mabilis tong lumapit sa driver's seat saka inlock ang pintuan. Para masiguro niyang hindi ako tatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana. Naiinis na napapikit ako ng mata. Behave. Wika nito na parabang isa kong aso. Ang kapal din ang mukha ng lalaking to, no? Inirapan ko lamang siya at saka tumingin sa labas para makaiwas sa kanya. Buong biyahe tahimik lamang kami na hindi ko man lang siya binibigyan ng tingin. Alam ko mag-aawin na naman kami ko ibubuka ko ang bibig ko. Might as well shut my mouth. Iwas gulo na rin. Hanggang makarating kami, walang imik kong binuksan ng pinto at tumabas ng sasakyan. Juliet? Narinig kong tawag nito pero tuloy-tuloy ako sa paglalakad hanggang sa makapasok ng bahay. Pwede ba na ulit akong insultuhin? Narito na tayo sa walang kwentang bahay na to. Walang emosyon kong usal. Narinig ko na rin siyang napabuntong hininga. I am so sorry. Napatanga ko sa narinig sa kanya. Nag-hallucinate lang ba ako? O, totoo na nanghihingi ng tawad ang isang Charles Gael Idleman. What? Hindi ko mapigilang mautal. Nakakapanibago lang. Ang dating walang emosyon at bastardo kong asawa, narito sa harap ko at sinserong nanghihingi ng tawad. Should I be happy or should I laugh? Napailing ako. What's with you, Charles? You should be happy.
Malapit na kayo magkasama muli ng girlfriend mo without chains on your neck. Malapit na tayo maghiwalay, that's why you should celebrate. Ano? Ako lang bang invited celebration na to? Well, where is your girlfriend? Para masimulan. Napakurap-kurap ako na walang sabi nitong nilapat ang labi niya sa labi ko. Nalaki ang mata ko. Segundo lang ang inabot ng pagkakadikit ng labi namin, pero para may mga daga na naghahabulan sa dibdib ko. Napahawak ako doon. Marahan itong pinokpok pero wala pa rin epekto. Why did you do that? Nauutal pang tanong ko habang nakahawak sa labi ko. It is actually my first time that he kissed me without those mad eyes because I want to. Talak ka lang talak. Hindi pa ako tapos magsalita. He smiled. Tuluyan na ako nawindang nang ngumiti na ito. His smile is genuine. Sino bang hindi mawiwindang? Bukod kasi sa fake smile niya, ngayon naan lang ako ang nitian na may sincero. I am so sorry for being a jerk, a bastard, and an asshole husband. Sorry for bringing Diane here. Sorry for everything that I've done to you. Sincero pa nitong wika. Napakurap-kurap ako at napanganga sa narinig mula sa kanya. Totoo ba itong naririnig ko? Is iyang illusion lamang. Baka mamaya ay artista na pala kami tapos may binabasa lamang siyang script. I don't want to annul with you. My dad would be disappointed with me if ever we broke our marriage. Biglang nagbago ang ekspresyon ko mula sa narinig sa kanya. Kaya pala ayaw na ma-annul dahil ayaw niya na ma-disappoint ang dad niya. Di dahil sa rason na gusto niya ako. Ako pa bang bago, Cassandra? Na nagustuhan ka ni Charles kaya't ayaw niyang ma-annul? Nakakatawa ka talaga. Nakakaawa. Please forgive me, Juliet. Wala pa rin akong imig. I will do anything you want just so you can file an annulment. Sambit pa nito. Napatingin ako sa kanyang bigla. Talaga bang binabaan niya ng ganito kababa ang pride niya para hindi lang ako mag-file ng annulment? He would please me and do everything I want for the reason and that he can't disappoint his father? Or is there other reason pero ayaw niya lang sabihin sa akin? Anything I want? Wika ako dito. Nagdadalawang isip kung totoo nga ang sinasabi niya. Baka naman nasasabi lang niya na, pero hindi naman niya magawa. Yes. Napakurap-kurap ako sa sagot niya. Sa totoo talaga, nagagawin niyang lahat ng gusto ko. Bigla akong may naisip. I want you to break up with your girlfriend. Mapait ako napangiti na makita ang reaksyon niya. Nagdagis ang kanyang bagang na para bang hirap-hirap ng pinapagawa ko bago tumalo kung umisi sa akin na pinagtaka ko. Bakit ganun ang reaksyon niya? I already did. Napamanga ako sa sinabi niya. Hiniwalayan na niya? What? Kailan pa? Nanlalaki ang matang tanong ko. Di lang ako makapaniwala na nagawa na pala niya makipag-break sa girlfriend niya bago ko pa man sabihin. 2 days ago, I broke up with her. Chill na sagot nito na para bang wala lang sa kanya ang tanong. But wait, 2 days ago, it means nasa photoshoot pa kami ng mga araw na yon? I was so guilty for cheating on you so I cut my ties with her. Ayoko rin malaman ni dad at lolong ginagawa ko. I think I should accept being your husband. I am only yours and you're only mine. So I want to make it up to you. Literal na napangangako mula sa narinig sa kanya. Totoo bang si Charles tong nasa harap ko? Hindi siya ilusyon o panaginip? Para malaman kung totoo nga ang nasa harap ko, hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya at pinisil iyon. Ow! Natauhan ako na marinig ang daing niya at nalukot ang mukha ng kaharap ko sa pagdaing. Sorry, hindi lang ako makapaniwala na ang asawa kong bastardo nagsasalitangin sa harapan ko. Hinging paumanhin ko at saka tinapik-tapik ang pisngi niya na para bang yun ang makakawala ng kunot ng kanyang noo. Mabilis ko rin inalis ang kamay ko sa pisngi niya dahil para ko na kuryente. Well, masanay ka na. Sabi ko nga sa'yo, I'll make it up to you. I'll do everything para maayos ang relasyon na to. Now, I will ask you. Tumingala ako sa kanya para hintayin ang susunod niyang sasabihin. Pinapatawad mo na ba ako? Napakurap-kurap ako sa kanya. I quickly composed myself para kasi ako mawiwindang sa kilig na marinig ang napakalambing niyang boses. Lumunok ako bago kunwari nag-isip. Before asking for forgiveness, why don't you earn my trust first? If you did, I might forgive you easily. Determinado tong tumingin sa akin. I will do anything for you, just don't leave me. Pasimple ako nangiti para hindi niya makita. My God, what's wrong with me? Ba't parang kinikilig ako? Nagising akong magaan ang pakiramdam. Ibang-iba ang gising ko ngayon sa nagdaang araw. Ngayon kasi parang ang gaan ang pakiramdam ko.
Yesterday, I informed Chloe, Dad, and Dominic na bumalik ulit ako sa bahay namin ni Charles. Nung una, galit na galit sila pero nang sinabi kong last chance na to ni Charles to prove himself at kung niloko niya ulit ako, hindi na ako magiging marupok. Siguro sa iba, nagtataka kung ba't binigyan ako ng chance ni Charles. Naniniwala na ako na everyone deserves a second chance. Di naman masamang pagkatiwalaan ko si Charles. Kahit ako naman sigurong totoong Juliet, gagawin ko rin yun eh. But he broke that trust. Third chance is not in my vocabulary. Binigyan ka na nga ng pangalawang pagkakataon para muling i-prove ang sarili mo pero sisirain lang pala, di ba? Okay na siguro kung di na magkaayos kung sisirain lang palang muli ang tiwalang yon. Napukaw ang atensyon ko nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok doon si Charles na bagong paligo. Gwapong-gwapo sa suot nitong blue short at isang simple white shirt. Napakurap-kurap ako. Bakit napakagwapo pa rin niya kahit simple lamang ang suot? Good morning! Nakangiti nitong bati. Tipid naman akong umiti. Good morning! Let us eat breakfast. Nakanda na. Aya nito. Tumayo naman ako. Mag-aayos muna ako. Wika ko at saka umalis sa kama. Iniwas ko munang higaan bago naglakad papunta sa kwarto. I will wait you downstairs. Anito. Bago lumabas ng kwarto ko. Napabuntong hininga ko na makitang wala na si Charles. He's starting to be nice. Sana magtuloy-tuloy na. Naligo muna ako at nagsuot ng simpleng baby blouse na blue at denim short. Napatingin ako sa phone ko nang bigla ay ito'y tumunog. Chloe calling. Lumanghap muna ako ng hangin bago sinagot ang tawag. Buti naman at sinagot mo na. Ano nang balita? Okay ka lang ba? Sinaktan ka ba ng asawa mo? Nag-aalala pa nitong tanong. I'm okay, Chloe. Nagkaayos na kami ni Charles. He said he will make it up to me and he's being nice to me. Narinig ko pang napabugay ito ng hangin sa kabilang linya si Chloe. Mabuti naman kung ganon. Akala ko kagabi lang naging nice yung asawa mo. Babalitaan lang kita sa lagay ni Juliet. Nung huli kong balita ay nasabi sa akin ng doktor na gumalaw na ang dali nito, so it means one of these days gigising na si Juliet. I am so happy, Cassandra. Napatulala ako sa narinig mula kay Chloe. Malapit nang bumalik ang totoong Juliet. Masaya rin ako sa nalaman pero bakit parang kumikirot ang puso ko. Nagkibit balikat lamang ako bago nagpaalam kay Chloe. Hi! Tipid akong umiti sa pagbati ni Charles. Maaliwala sa mukha nito at parang ang saya niya. Napatingin ako sa maraming pagkain sa lamesa. Naroon ang mga usual food tuwing breakfast gaya ng pancake, egg, bacon, hotdog, garlic fried rice at coffee. Pinangusad niya ako sa upuan bago tumupo sa harapan ko. Sa totoo lang, I feel awkward. Ngayon lang kami magkakasalong kumain ng breakfast. Pero tinago ko to sa tipid na pangiti. Thank you for the food. Ngumiti ito at saka nakangiting tumango. Ngayon ko lang nakita ang ganito kaaliwala sa mukha ni Charles sa buong pagkasama namin and I am happy to see that. Siya rin ang naglagay ng pagkain sa pinggan ko na pasimple kong ikinangiti. He is sweet and caring. Kung ganito sigurong pinakita niya nung una naming pagsasama, baka na in love na ako but then again, bigla ko naalala na hindi ako pa pwedeng ma-in love sa kanya. Alam ko namang matatapos din to at nararamdaman kong malapit na iyon. Thank you. Ngiti ko rito. By the way, may pasok ka ba ngayon? Late ka na. Tumingin ako sa wall clock. Alas 8 na kaya talagang late na siya kung papasok pa. No, I took 1 week vacation. Napatigil ako sa pagsubo sa narinig sa kanya. He is a business-minded man. Kahit siyang boss hindi ito nagpapalit, umaabsent o nag-deleave ng trabaho, what's with him? Why? I want to be with you for a whole week. Ngiti nito at saka bumalik sa pagkain. Napatanga ako sa narinig mula sa kanya. Seryoso? Nag-leave siya para lang makasama ako? Di ko napigilan ang paglapad ng ngiti ko. Yumuko ako para di makita ni Charles pero huli na dahil kitang-kita ng ngiti ko na para bang kinikilig. Mabilis kong seryosong mukha ko. You smile. Turo nito sa akin habang namamangha. No. Depensa ko na mas lalo pang nakapagpangisi sa kanya. Hindi ako ngumiti pero hindi naniwala si Charles dahil patuloy ito sa pangiti na nakakaloko. Inisip siguro niyang kinikilig ako na totoo naman pero slight lang. Hindi nga sabi akong ngumiti eh. Mas lumakas ang tono ko bilang depensa. Napahalakhak na ng tuluyan si Charles na nagpatigil sa akin. You should smile and laugh always. It suits you.
Mas lalo kang gumagwapo. Napatabon ako sa bibig dahil sa tuloy-tuloy na pagsabi ko. What the heck? Sa isip ko lang dapat sinabi yun eh. Shit, Cassandra. Finally, you already admit that I'm handsome. Lucky you married that handsome. My cheeks turned red profusely. Gosh, ngayon lang kami nagkausap ng ganito pero ito pa ang naging topic? Hindi ko na siya pinansin at nagpatuloy lang sa pagkain. You're blushing. Komento nito at parenting sumusubo ng pagkain pero hindi nakalampas sa akin ang pagtaas ng sulok ng kanyang labi. Mainit eh. Malamang namumula ako. Depensa kong muli. Last time I checked, nilakasan kong aircon. Nilalamig nga ako eh. Wika nito. Mas lalo ko namula sa narinig sa kanya. Bakit nga ba yun ang ginawa kong rason? Tsaka ano ba itong pinag-uusapan namin? Pagkatapos namin kumain, napagdesisyonan namin na kaming dalawa ang maghuhugas. Sinabi ko na ako na lamang pero hindi siya pumapayag. Buti na lang at napapay ko nang sabihin kong kaming dalawa lang ang maghuhugas. Ngayon naman nakaupo kami sa sofa habang nanonood ng movie. Di naman kami magkatabi. Mga ilang metro din ang layo namin sa isa't isa. Kahit nagkaayos na kami, hindi pa rin ako ganong komportable tuwing nagdidikit kami. Bigla ko kasing naalala ang malaswang panaginip ko na para bang totoo. Tinaasan ako ng balahibo tuwing naalala ko yon. Napukaw ko sa iniisip na makarinig ng katok. Nagkatinginan kami ni Charles. Ako na, wika nito. Tumayo si Charles at saka lumapit sa double door. Binalik ko ang tingin sa pinapanood pero napatingin din agad sa peso ni Charles nang marinig ang pamilyar na boses. Charles? Narinig kong tawag ng babaeng boses at kung hindi ako nagkakamali, si Diane iyon. Sumeryoso ang mukha ko at saka lumapit ko nasan sila. What are you doing here, Diane? Tanong ni Charles sa kanya pero masamang tingin ang ipinukol nito sa akin na makita niya ako na lumapit kay Charles. Anong ginagawa ng isang cheap na Steve dito? Can't you see? We're talking here. Sambit nito. Stop it, Diane. Respect my wife. Parang kulog na wika ni Charles. My wife? Ang sarap naman sa tenga noon. Ginisihan ko si Diane. Pero inirapan lang ako nito bago nilipat ang tingin kay Charles na nasa gilid ko. Let's get back together again, Charles. Peace? Malambing nitong wika, tsaka hinawakan sa braso si Charles. Walang emosyon na iwinaklet ni Charles ang kamay ni Diane. I already told you to stop this, Diane. Go back in the US and never come back. I am trying to fix our marriage. So stop being a brat and childish. Napaawang ang labi ni Diane. Maging ako ng paksiklupin ni Charles. Ang kamay namin. I know. You are just doing this para makuha mong mana mo ng buo, Charles. Babalik at babalik ka rin sa akin. Huling sambit nito bago ni Nice na mag-walk out. Pero bago pa yan, sinaman ako ng tingin ni Diane. Kung nakakamatay lamang siguro ang tingin, baka kanina pa ako nakabulagta. Sorry for that trouble, Juliet. Tipid akong ngumiti. It's okay, Charles. Wala na si Diane. My hand. Ginuso ko ang kamay ko na mahigpit pa rin niyang hawak. Nahiya naman siya kaya napabitiw agad. Sorry. Wika nito at mabilis na tumalikod na at naglakad na papunta sa sofa. Pero hindi ko nalagpasan na mapumula ng kanyang pisngi. Charles? Tawag ko rito. Huminto naman siya pero hindi pa rin lumilingon sa akin. You're blushing, hagik-hik ko. Mabilis naman siyang lumingon sa akin. I am not, depensa nito. Natawa naman akong naupo sa tabi niya. Tumingin ako sa kanya na nakangiti. I am not blushing, woman. Sigaw nito kaya't natatawa kong tinaas ang dalawa kong kamay na para bang sumusuko. Okay, fine. You're not blushing, hagik-hik ko. Nakasimangot naman si Charles habang nakatutok sa akin ang tingin sa pinapanood.